Magandang hapon sa News 5 Alerts. Inextend ni Pangulong Duterte ng 6 na buwan ang suspensyon sa pagbuwag ng Visiting Forces Agreement sa Amerika. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pa nakakapag-desisyon ang Pangulo kung tuluyan ang ibabasura ang VFA. Yan ay kasunod ng pagsusumite ng Amerika ng improved version ng kasunduan. February 2020 nang i-terminate ng Pangulo ang VFA, pero binawi rin niya noong June dahil sa COVID-19 at sa tumitinding tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero noong November 2020, binaligtad ulit ng Pangulo ang desisyon niya at muling winakasan ang VFA. Inamin ng Department of Health na bumaba ang nakaimbak na supply ng dugo ngayong may pandemya. Ayon kay DOH National Voluntary Blood Services Program Manager Marites Estrella, nasa 60% ang natapya sa mga donasyong blood supply. Bagamat kulang, nagagawan pa rin ito ng paraan sa pamamagitan ng Blood Services Network o pagbibigayan ng supply ng dugo ng iba't ibang ahensya. Dahil dyan, hinihikayat ng DOH na mag-donate ng dugo ang mga maaaring magbigay, pati na ang mga COVID-19 survivors, para makatulong sa kapwa tinamaan ng sakit. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Maricel Halili.